Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magsiset up tayo ng ating Gmail account sa ating Outlook. So pagbago ka palang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So kailangan natin ng matutunan ng pag-set up ng Outlook, especially pag mag-work tayo sa company kasi mostly gumagamit sila ng Microsoft Outlook, or pwede rin natin i-set up sa ating laptop kung marami tayong Gmail or Yahoo or meron tayong company email, para isa lang ang doon lang natin i-manage. Pwede tayong mag-add ng multiple email doon at saka pwede na tayong mag-reply doon. At saka siyempre pwede tayong makareceive doon ng email. So paano natin gagawin 'yon? So naka-sign in ako sa aking Gmail. Ito yung gagamitin natin sa demonstration na to. And saan natin makikita ang ating Outlook? So kung wala sa inyo sa desktop, i-search nyo lang dito sa baba and i-tap nyo dito na Outlook. So yan. And kung gusto natin ilagay dito sa baba ay right click lang natin and pin natin sa taskbar. So hindi ko na ipipin dito sa taskbar and pindutin ko lang to and hintayin ko na magbukas ang aking Microsoft Outlook. So, paggamit nyo ay yung Microsoft Outlook 2016 and 2013 and 2010 and 2017 ay parehas lang ng pag-setup. So, paggamit nyo naman ay higher version like yung 2019 at saka yung Office 365 ay hindi magkaparehas ng pag-setup. Almost the same lang. Ang kailangan lang sa Microsoft Outlook ay email at saka piliin mo lang yung PAP or IMAP, tapos i-enter mo yung password mo, tapos yun lang, okay na siya. So, i-next natin to. And dito sa part na to, i-click din natin yung next. Piliin natin yung default ang ano natin dyan, si-select natin. And dito sa part na to, ay pindutin natin yung manual. And i-next natin. And dito tayo pupunta sa PAP and IMAP. So, pagkatapos, i-next natin. So, by the way, itong gagawin natin is pag-setup ay gagamitin natin ay PAP. So, dito sa part na to ilalagay natin ang user information. Ilagay natin dito ay OFWIT. Pwede kayo maglagay dyan ng space. Walang problema. And dito, ilalagay natin dito yung ating gagamitin na email or yung email na isi-setup natin. So, gagamitin ko ay OFWITKSA at gmail.com. So, pagkatapos, ilalagay natin dito, ang ilalagay ko na information dito, kung makita nyo nung naglagay tayo dito ng email ay automatic na kinapin niya dito. So, ilalagay natin dito ay pap.gmail.com. And dito is mtp.gmail.com. And dito sa part na to, ilalagay natin dito yung ating password. So, pag nalagay natin dito yung ating password, ang next na gagawin natin ay kung nakaset up na ang ating Outlook before and gusto natin i-import para hindi na ma-download ang ating previous na in-install, ang ating previous na mga email kung na-download na natin before, and ito yung pipindutin natin, i-browse natin siya. So, sa demonstration na to, ang gagamitin natin ay mag-i-install tayo ng brand new or mag-set up tayo ng brand new. So, pagkatapos, punta tayo dito sa more setting. And dito sa part na to, wala tayong papalitan dyan. And sa next tab, ang pipiliin natin ay i-check natin to. And pagkatapos ay i-check natin to. So pag na-check natin to, mapapalitan ng number to. Check. Sa part na to, papalitan natin ng 465. And dito, pipiliin natin dito ay SSL. Itong SSL. And ito, pwede natin i-uncheck to. And pagkatapos, okay natin. So dito, make sure na tama lahat yung in-enter natin na information dito. And i-next natin. So, meron tayong error. Itong error na to ay common to. So, mag-login kayo sa inyong Gmail. Ito, naka-login ako. And punta kayo dito sa part na to. So, i-click nyo dito sa icon na to or sa picture nyo. And punta kayo dito sa manage your Google account. And pag napindot nyo, pupunta tayo dito sa security.
dito sa security and punta kayo dito sa baba and hanapin nyo dito yung ito. So, click natin to and i-move natin to o i-click ko to para makita nyo. And ito, kailangan naka-turn on to. So, yan, naka-turn on na. So, okay na tayo. So, ito, pwede na natin i-minimize to. Hindi natin kailangan yan. And okay natin to. I-save na, i-check ko to and para ma-save ang aking password. And okay. Tapos, pill pa rin. So, stop natin. And close natin and ulitin natin. So, I hope okay na to. So, ito completed na. Hintayin natin na ma-check dito. So, yan, completed na and i-close natin. So, finish. Kung wala na kayong i-add na account. Kung gusto niyo pa mag-add ng ibang account, pindutin niyo lang to at saka the same process lang yung pinalitan natin doon ng mga settings ay yun din ang ilalagay niyo. So, pagkatapos, click natin yung finish. So, ito na ang ating Microsoft Outlook na na-set up na natin ang ating Gmail. So, makikita niyo ang warning na to kasi ang gamit ko ay data, kaya nagpakita yon. So, walang problema sa akin yon at saka e-refresh nyo lang to sa inyo, automatic na magda-download ang lahat ng email na nakalagay dito. Dito sa part na to. Ida-download na to lahat ng email dito. So, hintayin nyo na lang. Sa akin, hindi ko pa nire-refresh. Kaya na-detect niya na ginamit ko ay data, kaya hindi pa niya dina-download. So, ayaw ko nung e-refresh nito. So, ito lang ang pag-setup sa ating Microsoft Outlook. So, dito lang guys. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa aking mga video. So, have a good day sa inyo lahat.